reviewers, it's Megan Shane Navas and welcome back to another episode of My Life. So itong buong vlog na ito ay recap ng mga kaganapan this month of January, starting January 1st. So samahan nyo kami sa vlog na ito, pero bago ang lahat, don't forget to like and share this video for more upcoming videos tulad nito. So ayun nga guys, bago matapos ang taong 2023, samahan nyo kaming mamili ng mga pagkain na ipapamigay namin sa mga kababayan nating mga agta sa Nagtipunan Quirino. At isasabay na rin namin ang pagbili ng panghanda namin sa pagsalubong ng bagong taon. Ngayong araw nga pala na ito ay December 31 at ngayong araw ay magpapak kami ng mga pagkain, bigas at mga damit na ipapamigay namin sa kanila. Maraming salamat nga rin po pala kay Sir Nolly, Tito Gary, Kuya Hilario, Ma'am Cheryl Laude, Triple L Ukayans and the Heritage Gowns and Costume for sharing your blessings and for being part of our outreach program. God bless po and more blessings in return po sa inyong lahat. After nga namin magpack at pagkatapos na rin magready ng mga handa, nag-celebrate lang ang aming pamilya ng bagong taon at kumain ng medianoche. Pagkatapos nga ay nagready na rin kami dahil ngayong araw din kami mismo mabiyahe papuntang Disimungal, Nagtipunan, Quirino. Napaaga nga kami nang dating doon at karamihan sa iba ay tulog pa kaya minabuti muna namin tumiretso sa Dipakulaw din na Jawan para naman makapagbanding na rin kaming pamilya sa dagat. Sumakay nga rin pala kami magpipinsan ng banana boat at eto nga ang pinaka-exciting part dahil sa part na ito, kitang-kita namin ang mga corals sa ilalim ng dagat. Feeling nga namin para na kaming mga isda dito. Huy! Sulit din naman namin yung binayaran namin dahil medyo matagal din nila kaming hinayaan mag-enjoy para makita yung mga corals. At dahil nga kailangan na namin bumalik before 3 PM sa aming main agenda which is yung outreach program, bumalik na rin kami at pagkadating nga rin namin doon ay ibinigay na namin yung mga pagkain, bigas at mga damit at pagkatapos ay nagpalaro lang din kami ng onti sa mga bata doon. Yung mga yan, mamimili kayo. Pili ka ng isa lang pipiliin mo. Pero bago ka pipili, sasabihin mo muna kung anong pangalan mo. Saladin. Saladin? Saladin. Saladin. Ano pangalan mo? Karamia. Karamia. Pili ka na, Karamia. At ako. Nukatamu ka. Wow! Sa'yo na yan. Sasabihin mo. Thank you po. Ano po yan? Roda. Ha? Roda. Roda. Pili ka na, Roda. Thank you. You're welcome. Ang alam? Crystal. Crystal. Si Crystal. Pili ka na, Crystal. One eternity later. So guys, ngayong araw nga pala na ito ay pumunta kami ng SM kasama ko si Ate Lovely at Ate Crystal at nag-take out lang kami ng makakain dito sa Jollibee at nagpa-check up ako ng mata dito sa EO dahil kailangan ko na ata magsalamin mga B. Hindi naman sa malabo na yung mata ko pero kasi minsan ma-feel ko ba na nag-overheat na siya, char. So fast forward na tayo sa mga pangyayari this month, di naman masyadong halata na medyo nabiksi ang mga college students, no? Kayo ba naman yung parang kakapasok nyo pa lang, finals na agad-agad. So ayun nga, ngayong araw biyahe kami papuntang Bulinao, Pangasinan dahil tutugtog kami sa birthday ni Tita Flor. At hindi pa nga nakakalabas ng Isabela, nagutom na naman ang mga first sons. Kaya dumaan muna kami dito sa 7-Eleven Gordon at nakita namin dito si SK Chairman JM Sanglay. Huy, kompleto yarn. Supposed to be kasama namin siyang tutugtog sa Pangasinan kaso may biglaan siyang kailangan asikasuhin bilang SK Chairman, so naiwan ang first son. At nakarating na kami dito kila Tita Flor at syempre dahil may lahi kaming Dora-Dora, pumunta muna kami sa Bulinao Falls. Dito lang yan sa Samang Norte, Bulinao, Pangasinan. At tignan nyo naman, si Arapot, kinabog pa ang mga outfits namin. May nakita nga rin pala kaming dinosaur guys, char. First time ko nga makakita ng bayawak guys, kaya for the video si Ate Girl, wag lang talagang tumalon sa akin yan Zay at baka first and last ko na siyang makita B. So eto pala yung entrance fee and parking fee dito sa Bulinao Falls 2. And as you can see, super linaw lang tubig guys. At yan na nga ang mga ate, nag-swim-swim na sila dyan. Tas ako dito mag-video-video lang Zay. Dahil nga, red tide, huy. So matapos na namin i-visit ang Bulinao Falls, bumalik na rin kami sa staycation house ni Tita Flor at nag-ready na rin. Thank you nga po pala kay Tita Flor sa binigay mong mga bags, makeups, perfume, chocolates, dresses, and shorts para sa aming lahat. Talagang inispoiled mo na kami every time na uuwi ka dito sa Pilipinas, Tita. Thank you so much po and pati na rin po kay Tito and sa buong family Paltep na sobrang babait at welcoming. Happy birthday po ulit, Tita Flor. More birthdays to come po and may God bless you and your family always.
Matapos nga ang tugtugan, bago kami umuwi ng Isabela, pumunta muna kami ng Lingayen, Pangasinan dahil surprisingly, meron pang isang tao na malapit sa City J. Navasban family ang umuwi ng Pilipinas. Kaya bago kami umuwi, nakipag-bonding muna kami sa kanya. So while waiting kay Sir Nolly, naligo muna kami sa dagat at nag-picture-picture. Nagtayo din kami ng tent dito sa gilid ng dagat at tumambay muna habang naghihintay maggabi. At nung dumating na nga si Sir Nolly, nag-dinner lang kami dito sa Chattanooga at nakijamming na rin. Po pala Sir Nolly for bringing us here. Sobrang nag-enjoy po kami. Pauwi na kami na ito guys dahil kinabukasan may pasok pa kami kaya dito ko natin natapos itong mini vlog na ito. See you again on my next one. Bye!